sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon at ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroong kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasayin nyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamta ng inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos.
Baka naman, ang akala ninyo'y walang kabuluhan ang nasa saad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya nang may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit, higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakhakan at ng kapanglawan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Wika ko, kung ako lamang ay may pakpak, parang kalapati, ako ay lilipad. Ako ay hahanap ng dakong panatag. Aking liliparin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ako ay hahanap agad ng kandungan upang makaiwas sa bagyong daratan. Sila'y wasakin, poon, guluhin mo. Pag-uusap nila'y bayaang malito. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Yamang karahasan ang nakikita ko at sa lungsod nila ay nagkakagulo. Sa lungsod na puno ng samatligalig, araw-gabi doon sila lumiligid. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak sa poon yaong suliranin, at ikaw ay hindi niya bibiguin, hindi babayaang ang taong magaling. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa krus ni Kristong tinangal, itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Alleluia, alleluia. Hallelujah.
sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum, nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang labing dalawa at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito't sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Muli nating ipinagpapatuloy ang karaniwang panahon sa kalendaryo ng simbahan ngayong Martes ng ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Bakit ikapito na agad, ano? Nasaan yung anim? Ang una pong linggo sa karaniwang panahon ay naipagdiwang na natin pagkatapos ng Baptism of the Lord. Pagkatapos ng Christmas season, yun ano, hanggang sa ika-anim, bago naman mag-Ash Wednesday. So, nung January hanggang sa mga bandang Marso. Pumasok ang Lent, Kwaresma, Holy Week, tapos Easter. Kaya pagkatapos ng Pentecost, karaniwang panahon na po uli. Kaya berde na po ulit ang kulay natin ngayon. Sa panahong ito po natin ipinagdiriwang ang public ministry ng mahal na poong Jesus Nazareno. Sa mga pagbasa po natin ngayon, napakinggan natin ang wisdom ng pagsusuri kung saan ba talaga nanggagaling ang mga alitan. Saan ba nanggagaling ang mga away? Ang sabi po ni Apostol Santiago sa unang pagbasa, ang pinagmumula ng paglalaban-laban ay masasamang nasa. Ill will. Ito ang maganda sa letter of James, no? Parang mga kawikaan o proverbs of the New Testament. Nire-recognize po niya ang human desire. Nagagawin ng lahat, makuha lamang ang gusto na kung minsan ay dala ng inggit. At pag na-frustrate, ay nagtutulak sa paggawa ng masama. Ayon sa kanya, kay St. James, nangyayari ito kasi, una, wala tayong kapakumbabaang humingi. Ang alam natin ay magmanipula para makuha ang ating gusto. Ni hindi tayo nagsasabi. Para nga naman kung hindi ibigay, hindi tayo masyadong masasaktan. Eh yun pala kaya hindi binibigay ay dahil hindi naman tayo nagsasabi. Hindi natin malunok ang ating pride para humingi.
sa pag-aakalang minemaintain natin ang ating dignity. Paano nila malalaman kung hindi tayo magsasabi? Hindi naman siguro sila manghuhula. Paano bibigay sa atin kung hindi natin hihingin? Ayun nga, dinidiskartehan na lang natin na magmukhang sila pa ang may gustong ibigay sa atin ang gusto sana nating hingin. Para wala na rin utang na loob. Ibinigay mo eh, di tinanggap ko. Nakakahiya namang hindi tanggapin, di ba? Mga ganyan pa yun, sinasabi natin. Parang utang na loob pa ngayon nang nagbigay. Na-master na po natin ang sining na ito. The cunning art of gaslighting and manipulation. Ikalawa, nangyayari po ito kasi kung humihingi man tayo, masama naman ang ating layunin. Gagamitin lang pala natin sa kalayawan dahil sa ating kapalaluan. Laban daw po sa Diyos ang kapalaluan. Ang tinutulungan ng Diyos ay ang mapagpakumbaba. Sa Ebanghelyo, ang paalala ng mahal na pong Jesus Nazareno sa mga alagad ng madat na niya silang nagtatalo-talo tungkol sa kung sino sa kanila ang pinakadakila, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Kaya ano po ang dapat gawin? Tanggapin ang pinakamaliliit sa atin. Ang pagtanggap po kasi sa kanila ay pagtanggap sa kanya at sa nagsugo sa kanya. Bukod dito, ano pa po ang nararapat gawin? Ayon po kay Apostol Santiago, linisin daw po ang puso't mga kamay. Ang pagmimithi po kasi ay nagmumula sa puso at ine-execute ng mga kamay. Ang sabi pa po niya, mamighati kayo at manangis. Palitan ng pagluha ang halakhakan. Ibig sabihin, i-grieve po natin yung mga hindi na natin makukuha na dikta ng ating pag-iimbot at kapalaluan. At yakapin ang mas malalim na kaligayahang hatid ng kapakumbabaan. Itataas po ng Panginoon ang nagpapakumbaba. Mahal na poong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming magpakumbaba at itaas kapiling mo sa kalwalhatian ng Ama. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya ang mapagpakasakit na lingkod, dalhin po natin ang ating mga petisyon sa Ama ng lahat ng habag. At sa bawat panalangin ng ating pong tugon, mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng maliwanag na pananaw, ng mapagtimping katatagan sa mga kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang kapayapaan at pagkakaisa naway maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos,
basbasan mo ang iyong mga anak. Atin nawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan, kundi makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang may sakit naway, maiugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga nauna na sa ating mga yumao, naway tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, atin pong idulog sa mahal na pong Jesus Nazareno ang mga dalangin kinikimkim natin sa ating kalooban. Pati na rin po yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay sa pagparito natin sa Quiapo. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Makalangit na Ama, pagkalooban niyo po kami ng lakas ng loob na maagwantahan ang aming mga pinagdaraanan sa buhay. Akayinawa kami ng banal na Espiritu sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak ngayong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na iniaalay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahaig kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ang banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran, hinihiling po naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo't ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. My Savior, my Lord, I will proclaim that you are my God, the God of mercy and a giver of life. I will submit my life to you to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord.
mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit, mag-ibayong ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihi at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Sa paglalakbay po natin sa buhay araw-araw, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng minamahal nating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaral ang alam. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhat ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
cantar. Nuestro Padre Jesús Nazareno, minulwalhati kalag.